Hello, good morning guys. Welcome back to my channel. So for today's video nga pala guys ay may i-share o ipapakita po ako sa inyo dahil ang laki po ng itlog ko. Ay, what? Itlog pala guys ng Rhode Island Red. Hindi pala itlog ko. Pasensya na guys. So first time ko kasi guys na experience na mayroong ganitong kalaking itlog ng Rhode Island Red or RIR. So sa mga baguhan nga pa, sa mga baguhan pala guys sa aking channel, akin pong inanyayahan na mag-like, mag-subscribe at i-click po yung notification bell at i-select niyo na rin yung all para lagi po kayong updated sa aking mga susunod na video at bilang tulong na rin po sa aking channel. So yung itong mga itlog guys, ito po ay iba't ibang klaseng itlog ng manok po ito guys. So gusto ko lang i-vlog guys dahil first time ko po na na-experience na may malaking itlog po ng Rhode Island Red. Yan guys. So ito po guys ay legit po ito guys. Wala pong halong kasinungalingan dahil dito po sa YouTube ay kailangan lahat po ng ating mga gagawin ay or isi-share ay pawang katotohanan lamang. Servisyong totoo lamang. Yan po yung sabi ni Michael Riquez. So sa walang pagtatagal guys ay akin na pong ipapakita sa inyo guys at ipapakilala sa inyo itong mga itlog na ito. So una guys ay unahin muna natin yung Rhode Island Red to Rhode Island Red. Yung itlog ng Rhode Island Red at itlog din ng Rhode Island Red. So ang regular egg pala guys ng Rhode Island Red ay ganito lang po. So ito guys itlog to ng Rhode Island Red. So, ayan guys, halos magkapareho. Itong nangitlog na hen dito, yung ay isang hen lang po ang nangitlog nito. So, tapos ito naman, itong isa na ito, medyo malaki-laki. Ayan guys. So, isang hen lang rin ang nangitlog nito. So, ang regular egg ng Rhode Island Red ay dapat ay ganito lang kalalaki guys. Yan guys. So isang hin lang ang nangitlog nito. So pare-pareho guys. So medyo malaki-laki itong isa. So yan po. Medyo malaki-laki, alos pareho lang sila guys. Yung itlog nito, ito po ay magkapareho lang po ito ay same lang po doon sa nangitlog. Yung hen na nangitlog na ito at itlog na ito ay siya rin ang nangitlog ng itong malaki na ito. Yan guys, ilagay ko muna dito. So ito guys ay itlog ng pama. So alos magkapareho lang yan, no? Yan guys, pama. Yan guys, alas magkapareho lang po ang itlog ng pama. Tapos sa itlog, compare to itlog ng Paratex or may lahing Parawakan at Texas ay ito lang po. Yan po, maliit po siya guys. So compare dito guys ay maliit po ito. So compare naman natin dito sa isa sa Rhode Island Red, so maliit pa rin ito. Guys, pinakamaliit na siya. So dito sa isa, medyo maliit-liit na siya. Yan guys. So ito guys, hindi talaga ako makapaniwala guys yung itlog ng Rhode Island Red na ito. Napakalaki guys, namangha talaga ako guys. So kaya naging vlog ko itong itong itlog na ito guys dahil gusto ko malaman sa mga comment sa mga comment nyo
sa mga naka-experience po ng ganitong kalaking itlog, please comment down below para malaman ko rin at malaman din ng iba nating mga viewers, mga subscribers. Yan guys, comment lang po kayo guys kung na-experience nyo po yung ganitong kalaking itlog ng Rhode Island. So, i-compare natin siya guys sa itlog ng Paratex or may lahing Parawakan at Texas, kaya Paratex. So hindi po nangalahati yung itlog ng Paratex. Yan guys, oh. So i-compare na naman natin siya sa itlog ng Pama. So hindi rin nangalahati guys yung itlog ng Pama dito sa itlog ng Rhode Island Red. So compare na naman natin siya dito sa itlog ng Rhode Island Red. Yan guys. So parang hindi rin siya nangalahati guys. Itlog na naman guys ulit ng Rhode Island Red na medyo malaki-laki na sumunod dito. So ayan guys. So kung titingnan natin guys. Kung titingnan natin, halos parang hindi nangalahati guys. Pero parang kalahati na rin guys, oh. So ayan guys. So hindi ko na kailangang patunayan pa guys na ito po ay legit. Kita nyo naman guys, oh. Hindi ko na kailangang pang patunayan guys na legit ito, na ano, kailangan pa natin basagin para masabi na legit. So mamaya guys, ito guys actually ay ilang araw na po ito na itlog. Parang tatlong araw na bago ko na i-vlog dahil hindi ko na i-vlog agad guys dahil busy po ako sa aking trabaho, alam nyo na guys. So mamaya guys, ito ay palilimliman ko na. So i-update ko po kayo guys kung fertile po itong itlog na ito. Sana po guys ay fertile ito. Dahil kung fertile ito, kung fertile egg ito, ay malaking sisyo ito kung hindi siya kambal. So may nakapagsabi dito nga pala guys sa akin na yung ganitong kalaking itlog daw baka daw ay kambal. So siguro baka kambal siya, maganda rin kung kambal. So kaya ito guys ay hindi ko na po inabot na makaipon ako ng maraming itlog ng Rhode Island Red para bago pa limliman. So ito kasi guys, palimliman ko lang ito sa mga native chicken ko. So palimliman ko na siya agad para para hindi siya masira at para malaman ko kung fertile talaga o hindi, at para malaman din kung kambal ba o hindi. So i-update ko kayo guys sa paglagay. Mamaya ipapakita ko po sa inyo na ilalagay natin dun sa hen itong itlog na ito para makita nyo guys na pag nag-update ako ay kung napisa na itong itlog na ito, kung may sisyo ba. At kung wala naman guys, kung wala namang sisyo ay atin po iyang babasagin para malaman natin na nangitlog talaga yung Rhode Island Red ng ganito kalaki. At para siyempre sa pag-hatch naman ay i-update ko rin kayo yung mag-hatch na siya. Kasi pag may sisyo yan, pag malapit na siya mag-hatch dito ay tutukain yan ng sisyo na doon nandoon sa loob para mababasag ito. So i-update ko kayo kung mapisa na guys. So i-compare na naman natin siya guys sa itlog ng Japanese Shamu. So saglit lang po guys, kukuha lang po ako ng itlog ng Japanese Shamu. So ito po guys yung itlog ng Japanese Shamu. Ayun guys. So actually guys, pinalimliman ko na itong itlog na ito na malaki kasabay ng Japanese Shamu na ito. Pinalimliman ko lang po ito sa native na manok ko, Parawakan guys na manok.
doon ko po pinalimliman. Hindi ko po pinalimliman doon sa nanay niya, sa inahin. Ano, para ano, kasi possible guys na mababasag niyo yung itlog, kasi ang ginagawa niya guys, baliktad siya ng baliktad ng itlog. So may nabasag na dati, kaya hindi ko na pinalimliman sa kanya. So kaya ito ngayon pinalimliman ko na lang sa native. So compare natin guys, so napaka wala na ng lahat guys itong itlog na ito. So ibalik ko na ito guys ano sa kanyang hen. So ayun lang guys yung ating video ngayon, sana po ay inyo pong nagustuhan, at kung inyo pong nagustuhan please comment down below kung na-experience nyo rin ba yung ganitong kalaking itlog ng Rhode Island, at kung ano pang mga manok, kung na-experience nyo rin ba na nagkaroon kayo ng manok, nagkaroon kayo ng itlog ng manok na naging kambal po. At yun na nga guys, ilalagay na natin yung itlog, palilimlima na natin. So ayan guys. Yan guys, maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsubaybay, at sa mga baguhan po sa aking channel, please like, subscribe, and click the notification bell para lagi po kayong updated sa aking mga sunod na video, at bilang tulong na rin po sa aking munting channel. Maraming salamat po, at God bless po sa ating lahat.